Hi guys! Welcome back sa aking channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, then welcome sa aking YouTube channel. Itong video na to guys ay para to sa mga gustong magsimula ng YouTube, gustong pumasok sa mundo ng YouTube, at lalong-lalo na para din to sa mga nag-PM sa akin sa Facebook, nagtatanong kung paano ba ako nagkakapera sa YouTube, ano bang ginagawa ko. Unang-una guys, disclaimer lang, ang sasabihin ko dito lahat-lahat, yung mga ginagawa ko, yung mga pinagdaanan ko, maging real talk ako dito sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung bakit nakuha ko yung rules ni YouTube. Ayun, itong mga sasabihin ko ngayon ay base lamang sa aking mga ginagawa nung time na nagsisimula pa lang ako. So ayun na nga guys, simulan na natin. Sisimula tayo sa number one, kailan ako nagsimula sa YouTube? By the way guys, kung gusto mong malaman kung paano gumawa ng YouTube channel, meron ako sa mga videos ko guys, hanapin nyo lang sa mga videos ko, meron dun kung paano gumawa ng YouTube account, step by step makikita nyo dun guys. So proceed tayo, paano nga ba ako nagsimula sa YouTube? Nag-start ako guys noong February 12, 2018, hanggang sa nag-upload ako na nag-upload ng mga video, kasi ang hili ko kasi guys ay magluluto. So yun ang ginawa ko, upload lang ako ng upload ng video hanggang sa na may napanood ako na pwede palang magkaroon ng pera sa YouTube, pwede palang magkaroon ng sahod sa YouTube. Pero may rules silang kailangan mong abutin, mayroon silang dalawang rules. So ano nga ba yung mga rules na yon? Kailangan mo munang magkaroon ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, di ba? Parang ang hirap-hirap abutin. So, ang ginagawa ko, guys, sasabihin ko sa inyo, galing ako sa sub-to-sub. Yung pumupunta ka sa mga comment section, tapos nagpalitan kayo ng sub-to-sub. Pero, bawal na bawal yan, guys. Isa yan sa bawal na bawal sa rules ni YouTube. Ang ginawa ko yun, siguro nakaano ako, naka 500 plus na subs na, tapos by the way guys, ang gagamitin ko sa subs ay papalitan natin siya ng tagapaghanga para hindi masyadong obvious. Baka maano tayo ni YouTube masita. Bali guys, na nagkaroon ako na tagapaghanga sa aking account. Account guys is channel ha. Ang gagamitin ko is account, sa subscriber is tagapaghanga para hindi masyadong obvious. Bali, nagkaroon ako ng tagapaghanga 500 plus, tapos hanggang sa may napanood ako uli na video na bawal pala yun. So ang ginawa ko, pumupunta ako sa mga nagla-live na mga vlogger. Yung hindi kalakihang vlogger guys ang pinupuntahan ko, katulad ng mga siguro yung mga tagapaghanga pa lang nila ay mga 20,000, 10,000, yung ganun. Ang mga malimit pong mapasok doon ay yun yung mga naghahanap din ng mga tagapaghanga, nagpapalitan kayo na, hanggang sa naabot ko yung 1,000 na tagapaghanga. Yung tagapaghanga ko guys, umabot na siya ng 1,000 mahigit, tapos hininto ko na yung mga paghahanap ko ng mga tagapaghanga. Nayaan ko na lang kung may pupunta sa aking mga videos at magko-comment sa baba kung gusto niyang magpalitan uli kami ng tagapaghanga. Doon nagpapalitan kami, pero sasabihin ko guys, kung magpapalitan kayo, dapat manood kayo ng at least 3 minutes na video niya, tapos mag-comment kayo sa kanyang comment section na related doon sa video niya para hindi masayang yung tagapaghanga na binigay niya sa'yo, kasi na-spam yun ni YouTube. Tapos ayun na nga, ang ginawa ko naman guys, sa 4,000 watch time ay nag-upload ako na nag-upload ng mga video ng mga pagluluto, ganun. Tapos meron akong isang video guys, ang laking tulong sa akin na yun ang humakot ng watch time, yun yung paano gumawa ng puto. Although umabot siya ngayon ng 900,000 views, isa yun guys sa mga nakatulong sa akin na maabot yung 4,000 watch time. Hanggang sa naabot ko na yung dalawang rules na hinihingi ni YT. So umabot na ako ng 2,000 and 2,000 tagapaghanga, and then nag-apply ako ng Google AdSense. Yung Google AdSense guys, yun yung nagbibigay sa akin o sa amin na sa mundo ng YouTube, lalo na pag na-monetize ka na, yun yung nagbibigay ng sahod. So, yung ginagamit kong Google account sa aking YouTube account, kinunay ko siya sa Google AdSense. Ihingiin doon yung mga personal details mo. Yun yung nagpapasahod sa'yo kung darating man ang araw na
yun nga, ma-approve ka na sa kanila. Hanggang sa na-review na ni Google AdSense yung account ko, yung mga video ko. Na-review nila kung naabot ko na ba yung dalawang rules ni Whitey. Hanggang sa umabot yung tagapaghanga ko ng 5,000 mahigit. Monthly pala guys, nag-i-email sa'yo si YouTube team na ibig sabihin no na under review pa rin yung account mo. After 5 months guys, nag-email sa akin si YouTube team na na-approve na nga ako. Basta pumatak na, tumakbo ng 9 months mahigit. Lahat-lahat bago nagkaroon ng ads yung aking mga video. So ayun na nga guys, na-approve ako after 5 months hanggang sa may mga dumadaan na na ads yung mga video ko. Bali, yung mga ads na yun guys, lalo na pag hindi mo in-skip yung ads na yun, dun kami kumikita o dun ako kumikita sa bukod sa mga sponsor, mga etc. etc. na yan, hindi ko na yan alam masyado. At na-approve pala ako guys, no? December 12 na-approve ako, December 13 na-approve ako, tapos yun na nga may mga ads na dumadaan sa mga video ko. Ibig sabihin nun guys, doon ka na magkakaroon ng revenue o doon ka na magkakaroon ng pera bago mo makuha din yung dollars na pasok sa account mo. Kailangan mo muna makaipon ng $100 bago mo siya ma-pay out, bago mo siya makukuha. At bukod dun guys, kailangan mo muna antayin yung pinadala sa iyo ni YT na sobre na ang pangalan ay Google AdSense verification, kasi hindi mo din pala makukuha kung sakaling naipon mo na sa iyong revenue kung hindi mo ma-verify yung iyong Google Ad address. Guys, ganito yung itsura niya. Kailangan mo siyang ma-receive para makuha mo yung revenue mo. So ang sa akin ay nag-request ako, hanggang 3 request lang siya pwede guys. December ako na-approve, pagka January nag-request ako. Hindi siya dumating, pagka February nag-request ako ulit. Tapos dumating siya February 28, dumating siya tanghali. Pagka ginabihan, binerify ko na yung aking verification address. Tapos, ayun nga, agad-agad nag-email sila sa akin na pwede ko nang makuha yung aking first sweldo o first payment sa YouTube. So, kinabukasan, kinuha ko na siya agad. So, yun na nga po, yun doon ako nagkakapera. At yun na nga yun guys, para sa akin, si YouTube kasi, irelto ko na to sa inyo, si YouTube kasi, para sa akin, parang pang lifetime na siya na magkakaroon ka ng sahod o sweldo buwan-buwan kung ikaw ay active ka lagi sa iyong account, lagi kang nag-upload ng mga video, basta susundin mo din yung mga rules kung ano yung mga bawal. Monthly ka magkakaroon ng sahod guys, basta wag mo lang labagin yung mga bawal sa kanila at maging active ka lang talaga at patuloy lang ng patuloy yung mga upload ng video mo. So, ayun na nga guys, siguro kung may mga nakalimutan man ako or kung may mga katanungan man kayo na kaya kong sagutin, mag-comment lang kayo sa baba guys. Sasagutin natin yan isa-isa para may idea din kayo kung gusto nyong pumasok sa mundo ng YouTube. At yun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to thumbs up at maraming salamat sa iyong pananood. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel at kung ikaw ay bago pa lang, then welcome sa aking channel. For today's video guys, ay i-share ko po sa inyo kung paano ko nilalagyan ng ads ang aking mga video. Although, once na monetize ka na guys, automatic may ads nang dadaan sa iyong mga video. Pero ang ginagawa ko, pag nag-upload ako ng mga ng video, nilalagyan ko na siya agad-agad. Pero bago ang lahat guys, shoutout muna tayo. Shoutout pala kay... At kung gusto mo palang ma-shoutout sa aking video guys, mag-iwan ka lang ng comment sa baba. So, simulan na natin. Hi guys! At yun na ngayon, sisimulan na natin. Paano ko ba nilalagyan ng ads ang aking mga video? So, punta lang tayo sa Play Store. Ida-download lang natin yung YouTube Creator Studio. So, ito yung itsura niya. Download lang natin to, tapos o-open natin.
Tapos hanapin natin yung gusto natin lagyan ng ads. Ito pala yung ginagamit kong YouTube account ngayon. Punta lang tayo dito sa gilid ng dashboard. Punta lang tayo sa tap lang natin yung videos. Hanap lang tayo ng videos na i-monetize natin. Although guys, yung video mo pag nag-upload ka, once na na-monetize ka na, automatic na siya na may dumadaan ng ads. Pero ang ginagawa ko, for example, kunwari itong hello guys, tara chika tayo. Kunwari pag nagla-live pa lang ako ay may na-monetize ko na siya agad. Nilalagyan ko na siya agad ng ads. So ganito siya. Tapos i-click lang natin yung pencil sign sa taas. Basic info, monetization, and advanced settings. Pindutin lang natin yung monetization. Tapos, monetize with ads. Swipe lang natin siya pa kanan. And then, ito yung mga klase-klaseng ads, guys, na dadaan sa video mo. So, ayan siya. Tapos, kung gusto mo siyang lagyan ng maraming ads guys, pwede mo siyang lagyan sa bago mag-video, kalagitnaan, and sa dulo. Kahit ilang ads na gusto mo, pwedeng-pwede yon. Basta ang iyong video ay 10 minutes above, pwede mo siyang lagyan na kahit ilang ads. Dito sa may mid-roll ads, punta ka lang sa computer guys at saka i-adjust mo siya. Pwede mo siyang lagyan kahit ilang ads na gusto mo. Tapos, pindutin natin yung save sa taas. Tapos back natin. Hindi pa siya color green. Sabihin maya-maya magko-color green na yan. Ibig sabihin, pag yung dollars na sign ay color green na, katulad ng iba kong nakikita nyo, ibig sabihin yan ay monetize na yung video na yan at may dadaan na ads. So, ganun lang po kadali maglagay ng ads sa mga video. So, kung nagustuhan nyo tong video na to guys, please give me a thumbs up. And maraming salamat sa iyong panonood.